Hello Aries, I hope you're doing well, and this is your daily message for May 11, and this is for all Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang nagsasakto, no, sa inyong sitwasyon, at iwanan po ang iba kung hindi yan ang para sa inyo. At maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. Aries. We have main male. Ayan. So, maaring kayo to, Aries, no? Maaring kayo to. Maaring kayo yung punong abala sa isang okasyon. Yun ang aking napipick up dito. Maaring may mga importanteng usapin ngayon ng inyong pamilya, or maaring yung iyong grupo, maaring yung iyong department kung sa iyong sa isang trabaho, no? Maaring kayo yung punong abala sa lahat, no? Maari talaga na sa trabaho to, related ito sa trabaho, kung ano man ang iyong pinagkakaabalahan ngayon, maaring may event, maaring merong okasyon, or maaring merong importanteng kaganapan sa inyong trabaho ngayon, at kayo yung naka-assign, kayo yung nakatoka, kumbaga kayo yung punong abala, kayo yung nag-organize, maaring ganun ang ganap, no? At maari din na ang iba sa inyo dito, Aries, ay may offer, no, sa isang trabaho. Maaring may offer for new job opportunity ito. Maaring merong offer para sa inyo ng bagong posisyon sa trabaho. Maaring this is for promotion, Aries, no, na i-offer sa iba sa inyo dito. At kung ano man yung trabahong ito na ino-offer sa inyo, or i-offer pa lang sa inyo, this is your dream job, no? Yun ang aking napipick up dito, na maaring ito talaga yung gusto ninyong gawin. This is what you really love to do. Maaring yung posisyon na to, yung trabaho na to, ito talaga yung passion ninyo. Kaya naman, I feel na matutuwa talaga, no, ang iba sa inyo dito, Aries, na may ganitong sitwasyon, na talagang iti-take advantage ninyo to. Hindi na ninyo ito papakawalan dahil ito talaga yung gusto ninyong trabaho, no? Ayan, so talaga, no, talagang focus ito sa trabaho. Focus sa trabaho. Maari talaga na may offer sa inyo dito. May napipick up din ako, no, na may offer sa inyo ng job opportunity overseas, no? Yun ang aking nakikita din for some of you dito, Aries. So, good luck to that. Maaring yung trabaho talagang ito ay maari din, no, na nasa field ng engineering. Yun din ang aking napipick up dito. Or maari talaga na yun na din ang current din yung trabaho ngayon. Maaring ang mag-offer sa inyo dito ay isang lalaki, no, ng trabahong ito. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap para kay Aries. We have Ace of Swords. Ayan, napakaganda. So, this is victory, no? This is success. So, maari talaga na yung trabahong ito na i-offer sa inyo, maaring pinagsikapan nyo talaga na makarating kayo sa puntong yan. Maaring promotion yan talaga, no, para sa iba sa inyo. Maaring promotion yan na talagang dati, no, nag-invest na kayo dito ng sipag, tsaga, nagpakita na talaga kayo ng dedikasyon sa inyong trabaho. Kaya naman maaring sa inyo ito i-offer na trabahong ito, because nakita ng iyong employer, nakita ng iyong mga supervisors dito na talagang isa kang masipag, matyaga na empleyado, kaya naman you deserve a promotion, or you deserve this kind of job, no? Maaring ganun ang ganap sa iba. And that is your victory, no? Yun talaga ang makakamit ninyong tagumpay dito, dahil kumbaga nagbunga, no? Nagpe-pay off na ngayon ang inyong pagtsatsaga sa trabaho at yung puso, no, na nilalagay ninyo sa iyong trabaho. So ngayon, pag na-offer na ito sa inyo, nakuha nyo na, talagang that is a big time victory pa
para sa inyo. Maari din ang iba sa inyo dito ay makakatanggap dito ng mga panibagong ideas, may mga new inspiration, may mga breakthrough dito na maaring dumating sa inyo dito, Aries, para ayun ang magiging susi, no? Para sa isang bagong sitwasyon, para sa isang bagong pathway na magbubukas para sa inyo, no? Kasi maaring ang iba sa inyo dito ay nanggagaling sa isang difficult situation. Kaya naman, ito yung pagtatagumpayan ninyo ngayon, no? Para sa iba sa inyo, maaring nanggagaling kayo doon sa isang mahirap na nakaranasan, sitwasyon sa pamilya, sa trabaho, sa relationship. It could be in any area of life na maaring medyo challenging para sa inyo. At kaya naman, no, may mga parating na solusyon, may mga parating na ideas talaga sa inyo dito na yun ang magiging susi para masolusyonan ninyo ang sitwasyon na yan na inyong pinagdadaanan at makakalabas kayo dyan very, very successfully. Kaya naman, makukuha ninyo ang tagumpay. Ayan, makukuha ninyo ang tagumpay dahil malalampasan na ninyo ang kung anumang challenging situation na maaring pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, Aries, no? At ito yung magbubukas, merong bagong pathway na magbubukas para sa inyo, bagong ano to, simula, no? Para sa inyo, may nag-welcome sa inyo dito na bagong simula, fresh start sa kung anumang area ng buhay ninyo ito na apektado. So Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, I hope you're doing well and this is your daily message for May 11. And this is for all Leo, Sun, Moon, Rising and Venus signs. General reading po ito kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. At maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. Leo. Ayan, so Leo, may mga mensahe, no, impormasyon, balita na maaring matanggap ang iba sa inyo dito. Wherein medyo hindi kayo matutuwa dito sa balitang ito, no? Maaring ikalungkot ninyo, maaring ika-down ang inyong vibration ito. At maaring ipag-aalala ninyo ang mensaheng ito, no? It could be in any area of life, no? Leo, depende sa inyong sitwasyon. Pero maaring ano to, maaring may mabalitaan kayo na maaring mahal ninyo sa buhay, kaibigan, or ka-close ninyong kapitbahay siguro, no? Mababalitaan ninyo na siguro may mga pinagdadaanan din sa buhay nila. Maaring may mga problema, maaring may sakit, maaring may mga hindi inaasahang pangyayari na dumating sa kanila, maaring may mga ganun, ano? Kaya maaapektuhan din kayo dahil mga mahal ninyo sila sa buhay, mga ka-close ninyo to. Kaya kahit papaano, no, parang mag-iisip din kayo ng paraan kung papaano ninyo matutulungan na mapagaan ang pinagdadaanan ng mga taong involved dito, or matulungan ninyo kung papaano na gumaan ang kanilang mga pakiramdam, no? So I feel na ganun ang gagawin or iniisip ng iba sa inyo dito, Leo, okay? At mag-iingat din kayo, no, Leo, sa mga taong nasa paligid ninyo. It's because maaring may mga low vibration people dyan na maaring nasa paligid ninyo dito. Na alam ninyo yun, yung mga maaring may cheater dyan, liar, stealer, yung mga ganon na yung kanilang forte, kumbaga yung kanilang expertise is yung magchismis, maaring yung expertise ng mga taong ito ay magbantay ng mga ginagawa ng ibang tao, no, yung mga ganon, manira ng ibang tao, maaring may mga ganong klaseng tao
tao sa inyong paligid, Leo. Kaya, ano din kayo, be careful with the people na you are interacting with. Na huwag kayong masyadong nagtitiwala, no, sa mga taong nasa paligid ninyo, lalong-lalo na kung alam ninyo na hindi nyo naman talaga sila kilalang kilala, no? So, be vigilant, be observant na hindi kayo masyadong magkikwento, hindi kayo masyadong mag-share ng mga importanteng impormasyon sa mga taong nasa paligid ninyo, lalong-lalo na kung medyo duda kayo sa kanilang pagkatao, sa kanilang ugali, no? So, that is like a warning for you. Maari din na ang concern na to, yung message of concern na to ay dahil dito sa taong ito, no? Maaring ito yung mga taong ito na nagki-create siguro ng fake news, nagki-create ng chismis, o ano mo yun, yung mga kasinungalingan siguro nito ang maaring ginagawa, kinikwento sa ibang tao, tapos ngayon makakarating sa'yo, kaya naman magwo-worry ka dahil maaring hindi ka sanay sa mga ganyang sitwasyon na ipag-chichismis ka or gagawaan ka ng hindi tamang kwento sa ibang tao. Siguro ang iba sa inyo, no, hindi kayo sanay sa ganun or hindi ninyo gusto ang mga ganun, kaya siguro kayo napapaisip kung ano ang inyong gagawin dito sa sitwasyon, or maaring nai-stress kayo sa ganyan na nabalitaan ninyong may mga fake news about you or may mga kasinungalingang ginawa ang ibang tao, kaya yun ang maaring makakaapekto sa inyo dito, Leo, no? So tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have 7 of swords, ayan. So definitely, no, Leo, may mga tao talagang low vibe sa inyo kasi yung energy na to at nang ito ay iisa lang. Parehas sila ng sinasabi na you are going to be like maari, no, maari. Hindi naman ito para sa lahat. Maari lang ng iba sa inyo talaga may be surrounded with people who are cheater, liar, and stealer. Kaya be careful. Be very careful na huwag kayong magtitiwala. Huwag kayo munang magtitiwala sa lahat ng mga taong nasa paligid ninyo. Dahil maari kasi, Leo, na you are an accomplished person. No, yun ang akin na pick up dito. Kaya maraming mga inggitera at inggitero siguro sa paligid ninyo na binabantayan ka lang kung kailan ka magkakamali, binabantayan ka kung kailan ka malingat, yung mga ganon para makapag-take advantage sila sa iyo. So maaring ganon ang ganap ng iba. Kaya this is a warning for you, no? This is a warning for you na maging maingat. Huwag kayong masyadong nakikipag-usap sa hindi ninyo masyadong kilala. Huwag kayong masyadong nagre-rely, no, sa mga tao ngayon, lalong-lalo na kung yan ay mga importanteng impormasyon, lalong-lalo na yan kung mga tangible valuables ninyo yan. Huwag ninyong ipagkakatiwala muna, no, sa ibang tao, no? Mag-ingat muna kayo sa ngayon. So, Leo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius. I hope you're doing well and this is your daily message for May 11. And this is for all Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. At maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Sag. So we have pathway. Yay! Napakagandang mensahe nito. There is going to be some kind of new path, no, na magbubukas para sa inyo dito, Sagittarius. And this is very promising. Yun ang akin na-pick up dito. Very promising. At kung ano man yung bagong pathway na to na magbubukas para sa inyo, I feel na this is a life-changing situation ang dadatnan ninyo dyan. Maaring isa itong bagong opportunity, bagong possibility para sa isang bagong
trabaho, karera, business venture, a new relationship. No, it could be in any area of life, Sagittarius. But definitely, I feel na mababago ang buhay ninyo dito para sa mas ikakaganda at ikakabuti at ikakas-success ninyo dito, no? Sag? Yeah, definitely new opportunities and new possibilities ito. Meron talagang sisibol dito na bagong ano sa inyo, pagkakataon, bagong chance dito. Binibigyan kayo dito ng bagong beginning, no? This is a new beginning energies para sa inyo, Sagittarius, na i-welcome ninyo. Maaaring ay iba din sa inyo dito aside from trabaho, relationship, no? Negosyo. Maaari din na magsisimula ang iba sa inyo dito ng pamilya, no? Maaaring you are entering familyhood dito, motherhood or fatherhood, Sagittarius, no? Maaaring mag-welcome kayo ng bagong baby. Maaaring first baby ninyo siguro to, no, na i-welcome ng iba sa inyo dito. Or maaari din na this is talagang your very first business venture, no? Maaari din na this is your very first career sa buong buhay ninyo, or maaaring this is your very first job na papasukin ninyo dito. So this is really a fresh start, no, for you, Sagittarius, na i-welcome ninyo dito. So, ayan. So, talaga, as I said earlier, no, na yung pathway na to ay maghahatid ng isang life-changing event sa inyo, no? At ito, lumabas din yung change na card. So, marami talagang pagbabagong magaganap sa buhay ninyo. Dito, Sagittarius, depende sa inyong sitwasyon. Iba-iba tayo na sitwasyon. So, iba-ibang area ng buhay ninyo ang maaring may pagbabago dito, no? Maaring may bagong place of residence ang iba sa inyo. Maglilipat ng bahay, maglilipat ng lugar na titirhan, maaring maglilipat ng opisina, maaring may maglilipat ng employer dito, magbabago kayo ng career path for some of you, maaring may mga ganon. But whatever the case may be, no, yung change na to, talaga namang isang magandang pagbabago. No? This is a beautiful change sa buhay ninyo, at magsisimula kayo dito ng panibagong chapter sa buhay ninyo. So this is really exciting, no? Sagittarius, napaka-exciting nito kasi parang ang gagawin ninyo dito is you're going to reshape your life ngayon the way you wanted, no? Napakaganda. So we also have the lovers. Ayan, so maaring definitely relationships, no? Definitely may mga relationship dito na magsisimula para sa iba sa inyo dito. So maaring may bagong ano to, maaring meron din bagong relasyon na sisibol dito. Maaring if you are single and if you're ready for love, maaring dito mo makikilala ngayon, no? Or dito kayo magsisimula na magkaroon ng pag-entertain sa mga bagong manliligaw, maaring makakilala ka dito ng mga tao na alam mo yung magiging inspirasyon ninyo, bagong inspirasyon sa buhay, maaring may bagong magpapakilig sa buhay ninyo dito. So yun din ang napipick up for some of you. For others, no, may mga kasalan dito, may mga engagement na maaring maganap dito. Maaring ang iba din sa inyo ay nagde-decision na ngayon para magkaroon na ng anak talaga. Or maaaring ang iba nga sa inyo dito, mag-welcome na talaga ng bagong baby sa pamilya, no? This is also about decision making. So, maaaring may mga decision kayong kinakaharap dito which is related to your relationship, no? Maaaring may mga pagbabago sa relationship dynamics din dito for some of you. At may nakikita din ako dito ng third party, no? Sagittarius, for some of you, it's not going to resonate with everyone, okay? So, kunin nyo lang ang mensahe dito na nagsasakto sa inyong circumstances, Sagittarius, just a reminder, no? Hindi ito mag-a-apply sa lahat. Okay? Kung ano lang yung mag-a-apply sa inyong circumstances, yun lang ang kunin ninyong mensahe. Otherwise, iwanan ninyo yan para sa iba because that is not your story. Okay? So, ito, ang iba sa inyo, meron ditong third party. Maaring current na tong nangyayari ngayon or maaring parating pa lang, no? Parating pa lang ang third party na to. So, be careful, no, Sagittarius, be careful, be vigilant dahil maaring maiwasan nyo pa yan, no? Maaring maiwasan nyo pa ang pagpasok ng isang third party sa inyong relasyon dito. Kaya,
It's all up to you. Alam nyo naman kung anong mga nagiging dahilan ng pagkakaroon ng mga third party, diba? So, maaaring makontra nyo pa yan, magawan nyo pa ng paraan para hindi mangyari or hindi dumating ang ganyang sitwasyon sa relasyon ninyo para sa iba sa inyo dito, Sagittarius. Okay? At may mga decision dito, no? Malaking decision ang kailangang harapin ng iba sa inyo dito, Sagittarius. And whatever that is, no? Pag-isipan mong mabuti, sumandal ka sa iyong intuition dahil yan ang pinaka-reliable mong gabay, no? Diyan ang gagaling or diyan pumapasok ang divine guidance ng Panginoon, kaya naman lagi kayong susunod sa kung anong bulong ng iyong intuition dahil yan ang magdadala sa inyo sa tamang desisyon. Okay? So, Sag, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.